kailangan, maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi guys, thank you so much. No, soon babalik din tayo ng normal. Okay? Thank you sa lahat ng nakasubaybay sa akin. So yun nga, pumunta itong si Nikolai kung saan hatira si Kaylee at si Andre sa kaibigan niya at kinubinsi nga itong si Adelle na bumalik na sa mansyon pero nanindigan talaga si Buntis na hindi na siya babalik doon at yun ang paraan para maiwasan nila ang isa't isa. So dito tayo kay Mang Idong. So yun nga, instant mapera talaga to si Mang Idong, ang talino niya, no? Nakakulimbat siya ng 200,000 cash na walang kahirap-hirap galing kay Madam Isabel. Ang galing niya, pero ito ang tandaan mo, Mang Idong, hindi lahat o hindi araw-araw ay piyesta. Kumanda ka din, diba? So, yun nga mga kazay, no? Nung bumalik na tong si Nick sa mansyon, nag-usap sila ni Kaylee tungkol nga kay Adelle. Tapos, naawa naman itong si Kaylee kasi si Kaylee may naramdaman nga kay Nick ng something. Tapos, yun nga, sa hindi sinasadya talaga is narinig ni Madam Isabel ang katotohanan na na-inlove yung anak niya sa sister-in-law niya at galit na galit ito si Madam Isabel sa kay Nikolai at yung pinanindigan talaga niya na hindi nagbago yung anak niya at bakit sa dami-dami ng babae, bakit doon pa siya na-inlove sa sister-in-law niya na buntis sa anak ng kapatid niya. Oo nga naman, o kaya ang sakit sa ulo, lalong sumasakit ang ulo ko dito ngayong gabi. So yun nga mga kazay, no, ang aabangan natin bukas kasi nga tumawag ito si Madam Isabel kay Adelle at pinagalitan niya, sinabihan niya si Adelle na hindi ka pa kontento kay Estefano at ngayon pati pa yung bunso niyang anak. Tapos ito, ang abangan din natin ay si Mang Idong, nag-usap sila dalawa ni Kaylee at ito, napakayabang na at hindi na raw siya maglilimos ng pera sa anak niya kasi nga may bago na siyang hinuhut-hutan at yun ay si Madam Isabel. For now mga kazay, thank you so much and ingat kayo palagi. Bye-bye and God bless everyone.